Ipinapaliwanag ang adhikain namin ng pagkakaisa. Mainit po ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa mensaheng yan. At siguro naman, hindi naman po tayo siguro magtataka. Dahil po, ang mga Pilipino, tayo naman, ay nasa puso naman po natin maging mapagmahal. Hindi naman po, tayo bang mga Pilipino, hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Madali lang patunayan nga, tignan niyo yung mga katabi niyo, nakangiti lahat ng walang nakasimangot. Kaya po, makikita ninyo ay nasa puso talaga ng Pilipino ang maging matulungin, ang maging mapagmahal, lalo-lalo na sa kapwa Pilipino at sa minamahal na bansang Pilipinas. Kaya po, ito po ay pinagpatuloy po namin ang ating mensahe ng pagkakaisa. Dahil po, yan ang aming layunin na dumating po ang araw na masasabi natin ay pinagkaisa natin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakahalagang simbolo ang pagsasama po namin ni Inday Sara sa Tambalang Marcos Duterte. Dahil po, alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na ako sa lahat ng presidential candidate, lahat po ay ako pinakamapalad. Ako na ang pinakamapalad dahil ang naging vice president ko, ang naging partner ko, ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang. At bukod sa lahat, ang pinakamalalim ang pagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang ating magiging vice presidente. Kaya po, ay siguro, hindi naman siguro mahirap ito dahil sinisigaw na natin ito 2016 pa. Ang ating magiging vice presidente, Duterte! 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 Kaya po sinasabi ko na napakaganda na simbolo at halimbawa ang Tambalang Marcos Duterte. Dahil po naman, kung ako, nagaling ako sa Norte, at si Inday Sara, nagaling siya sa Davao, sa Mindanao, nanggaling kami sa magkabilang dako ng Pilipinas, eh kung kaya naman namin magsama, siguro naman kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas.